Finally, pa-weekend na, matutuloy na ang ating mga K-drama and chill plans, di ba? Masarap na ka-partner niyan, syempre, K-food. Kagaya ko, natatakam din ba kayo dun sa Jajangmyeon o yung black bean noodle? Nako, may Pinoy version po niyan. Lovelia, ready na ang chopsticks natin para sa ibibida mong pansit tostado. Grabe, ang kilig! Ba't taga itong mga K-drama na ito? Pero aminin nyo ha, hindi lang kilig ang talagang kinahuhumalingan natin sa mga K-drama. Maski din yung mga pagkain nila, di ba? Lalo na yung kanilang black noodles, yung tinatawag nilang Jajangmyeon ba yan? Di ba nakakatakam? Pwes, eto na nga, may nabalitaan ang inyong Eat Girl Love and You Bear na meron daw Pinoy version ang Jajangmyeon na ito. Yes, sa Malvar, Batangas. At bilang hindi pa tayo pwedeng pumunta doon, makakasama natin mismo ang gumagawa niyan na si Sir David ng Malvar, Batangas. Ala eh, magandang umaga, Sir David! Good morning, Miss Love. Naku, ang unang-una naming tanong sa'yo, Sir David, ano nga ba ang pansit tostado? Pansit tostado kasi para lang siyang normal na Mickey, na typical na pansit, pero ang pagkakaiba nito ay pagkatapos lutuin ay maitim ang kalalabasan ng pansit. Kaya siya tinawag na tostado. Ayun pala, Sir David, kaya pala tinawag na pansit tostado. Balita ko, Sir David, sobrang nag-e-enjoy daw po yung mga customer ninyo dahil sa mga toppings na meron yung inyong pansit tostado. Tama po ba? Tama po, Miss Love. Meron tayong chicharong bulaklak, chicken fillet, tsaka rebusado. Ay nako, Sir David, hindi na po ako nagtataka kung bakit patok na patok ang inyong pansit tostado. Isa toppings pa lang, panalong-panalo na! Paano nga ba ang paggawa ng inyong pansit tostado at sasabayan ko na kayo sa paggawa niyan, ha? Ang una ay magigisa muna tayo ng sibuyas. And then after ng sibuyas, pagkatapos, ilalagay muna natin ang giniling, atay, paminta, asukal, at ang mga seasonings. Halo, Odette. Sir David, matanong ko lang kayo, ilang serving ba ng pansit tostado ang kadalasang nauubos sa isang araw? On a good day, mga 90 to 100 servings. Oh, ganun kadami, Sir David. Ang bongges! Mukhang luto na itong ating giniling at yung ating atay. Ano na po yung susunod natin dito? Next nating ilalagay naman ay ang Mickey. Ilagay po natin ang ating Mickey noodles at saka ang ating pork broth. Siyempre pa guys, ibang level ang sarap pag merong pork broth. Ayan, Sir David, nalagay ko na po yung ating Mickey at yung ating pork broth. So ang susunod dun ay Next nating ilalagay ay ang caramel sauce. Ito yung nagbibigay sa kanya ng kulay. Oh, ganun lang pala yun. Pwede bang toyo ang ilagay, Sir David, kung walang caramel sauce na tinatawag? Hindi po, Miss Love. May ibang lasa niya. Oh, I think okay na ako. Next po niyan, pwede po natin lagyan ng chicharong bulaklak, chicken fillet, tsaka rebusado. Ayan. Handa na! Ang aking pansit tostado. Tignan na natin. Tama ba? Ang lasa niya, Sir David, manamis na miss na maalat-alat. Opo, ganyan nga po, Miss Love. Maraming salamat, Sir David, sa pag-share mo sa amin ng iyong pansit tostado. Maraming salamat din po, Miss Love. Para sa mga food adventure, laging samahan lang yung Eat Your Love and Your Bear. Dito lamang po sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang Hirit!